Yan. Anyway, welcome po sa lahat. Yan. Na-smile ko lang kayo kasi di ba, sobrang ganda ng 1M possible natin. And yun, ayun nga yung ano natin, travel incentive, di ba? So, akala nyo si Mateo Gidecheri, hindi po yun. Ako po si Bregan Dale Saji. Dati pong musikero, sumubok at nagtiwala sa Savior's Power Power System. And dahil po sa Savior's Power Power System, full-time na po ako dahil dito na po ako kumukuha ng aking ano, lifestyle. Ayun. So anyway, makarecord na pala tayo. Hello nga pala, welcome. Hello world, di ba? Kasi we're international, global support. And welcome po sa It's Global Support Gathering and sa ating pinamagatang Night with the Founder. Yan. Every Monday po yan, ginagawa natin yan. So, isa po ito sa part na kasama po sa aming proposal na yun nga po yung system support, di ba? Ito po yung part namin. So, pero bago tayo mag-start, so siguro let's start with a prayer. So maganda po, makapag-pray muna tayo para mabless po yung buong gabi natin or mabless po tayo. So, ang magpipray po sa atin, walang iba. So, samahan niyo po sana ako dito si Ma'am Dolores Ramos. Okay. Tayo po natin ang ating mga ulo at dalhin natin ang presensya ng ating Panginoon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat o Diyos sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin. Lord, thank you Lord, papuri sa iyo o Diyos sa kalangitan. Glory to God, glory to Jesus. Panginoon, muli sa mga sandaling ito, humihingi kami, Ama, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Lord. Ganun din po sa mga salitang lumalabas sa aming mga bibig na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig. Ganun din po, Lord, sa mga aming ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Lord, minsan pa, buhos niyo po, Panginoon, sa amin ang iyong banal na dugo mula sa aming mga ulo hanggang sa aming mga talampakan. Upang lubusan po kaming maging malinis at maging karapat dapat sa paglapit namin sa inyo sa gabi nito. Yes, Lord God, maraming maraming salamat, Lord. Ganun din po, Lord, minsan pa. Hinihiling po namin, Panginoon, na yung banal na patnubay sa gabi nito, Panginoon, sa gagawin naming pag-aaral sa aming negosyo, Lord. At minsan pa, Lord, itinataas po muli namin sa iyo ang magsasalita ngayong gabi ito, Panginoon. Sa aming training, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagkalooban ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy niya rin po kaming maturuan sa mga dapat namin gawin. Yes, Lord Jesus, maraming maraming salamat po, Lord. Ganun din po, Lord, minsan pa. Itinataas din po namin kaming lahat na makikinig ngayong gabi ito, Panginoon, na nasa Zoom na ito, Panginoon. Basa-basa niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Lord. Ganun din po ang aming mga tenga o pag lahat po ng aming mapakinggan ay ma-absorb po ng bawat isa sa amin. At magawa ito namin, Panginoon, lahat ng aming matutunan ngayong gabi ito sa lahat ng aming gagawin activities sa araw-araw na paggawa namin sa aming negosyo, Lord. Yes, Lord Jesus, maraming salamat, Lord. Minsan pa iunat niyo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at pagpalain niyo po kaming lahat. Maraming maraming salamat, Panginoon, at minsan pa, Lord, ang lahat ng ito, Lord, ay aming hinihiling at itinataas sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng matamis at dakilang pangalan ni Yesu Kristo na iyong bugtong na anak namin, Panginoon, na tagapagligtas sa amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Yon, so thank you Lord. Thank you Lord Jesus Christ. And then syempre, thank you, special thanks din po kay Ma'am Dolores Ramos. But anyway, ayun. So okay lang ba bago natin simulan? So pingi muna ako ng smile nyo kasi na, kailangan po natin ng power, 'di ba? Actually, na-miss ko yung Zoom. Grabe no, isang araw lang pala hindi makapag-Zoom, parang nakaka-miss, 'di ba? Yung Sunday natin. So, 'yan, mamaya malalaman natin 'yan.
Feeling ko, ang tagal lang hindi nag-Zoom. Kaya napakuta ko eh. Na-miss ba yung Zoom? Diba? Nakaka-miss, diba? Kahit sang araw, feeling ko, lalagnatin nga ako eh. So, yan. Kung ganyan daw yung feeling nyo. Kasi, diba, sobrang grabe nung Saturday natin. Kasi, last po natin is grabe. Si Master Willard Amarile, diba? So, sobrang burn, diba? Tapos, Sunday, ay nga. So, biglang pahinga tayong lahat. So, burn talaga. So, anyway, ayun, sabi nga ni Sir Willard, diba, pagka nasa katawan mo na yung ginagawa mo, diba, ako yun, parang nasa katawan ko na kasi yung Zoom eh, parang part na to ng katawan ko, kumbaga pag walang Zoom, talagang ano. So, smile muna tayong lahat para lahat tayo energetic and then para maging masaya, diba. Alam mo ba, sobrang bless mo pagka nakakada makaka-attend ka ng Zoom. Opo. So, bukod doon sa pagising mo palang blessed na tayo, yung nakaka-attend ka ng Zoom, this is another blessings. Kasi bakit? To become wealthy, kailangan talaga po is knowledge, di ba? Sabi nga ni Ernie Baron, di ba? Knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power, di ba? Kung walang power, naputulan. Oriente. So anyway, yun. So kaya nga po blessed tayo kasi every time na Zoom gathering, most especially po ang Monday natin kasi nga po a night with the founder, this is a privilege kasi 'di ba? Sa dami pong hawak ng ating founder, 'di ba? Nagkakaroon po siya ng time for this. Kumbaga, isa po ito sa privilege natin bilang or advantage natin bilang Hits Global Support kasi 'di ba? Tayo po is nabibigyan ng gantong knowledge or pagkakataon. So, but anyway, ayun nga po. So, congratulations sa'yo, di ba? So, siguro, bago tayo mag-start, maganda, may, ano, shout, wait lang, kasi shoutout muna ako. And hello guys, welcome to my channel, di ba? So, kung bago ka dito sa YouTube channel na to, please hit subscribe and hit the notification bell. And then, kung gusto mo rin matuto yung mga kaibigan mo nga, di ba? O mga may mga prospects ka, click share, di ba? Share mo lang din, share mo lang. Sabi nga ng karamihan, share mo lang. Share mo lang, di ba? Baka, di ba? Isa po sa blessings is yung makapagbigay ka ng opportunity. So this is a way, di ba? This is our way. Share mo din yung mga na-upload natin sa YouTube channel na to. So ikaw din na nanonood. So but anyway, shoutout muna tayo sa mga ano natin, mga live participants. Ito, yan. Kasi iba yung online na yun. Ano na yung replay, di ba? Ito ang ating live participants. Meron po tayong 2.3M live participants. Pero hindi ko na ipa-shoutout yung 2.3. Ang isa-shoutout ko na lang po yung mga leaders talaga, yung 23,000. So, welcome. Yan. Shoutout po kay Sir Mark Polmano. Mamaya, papakalala ko siya. And then, ayan, sa nag-opening prayer natin, si Ma'am Dolores Ramos. And then, kay Ma'am Rin Labaw. Kay Ma'am Mary Ann Bilo, na grabe, commitment to, di ba? Nakalagay dito, may note siya. Off ka muna po ako kasi sobrang ganda ng pakiramdam ko ngayon. So, get well, di ba, ma'am? And kay ma'am, mapasensya na po kayo sa mga background ko, mga bata, kasi, yan, live po tayo. So, kay Ma'am Kratos, ay kay Ma'am Angel. Yan. And then kay Sir Ardon. Ayan, congratulations po pala kay Sir Ardon na kasama po sa ating Savior's Car Achieve Car video shoot. Grabe, saludo, di ba? And then kay Ma'am, ay kay Sir George Salas, kay Sir Jonas. Wow, bago to. Welcome po sa Hits Global Support. Ngayon ko lang narinig yung name niya. Kay Sir Reggie Sanchez. Ayan, isa po sa kasamahan ko dito na pogi. So, ayan, si Sir Carlos Bonifacio, ayan, so pamangkin po ni Andres. And then, kay Ma'am Lisel, ayan, ito, alam ko, abroad to eh, diba, si Ma'am Lisel, saludo po, ayan, anyway po, gusto ko lang po bigyan ng saludo yung mga OFW natin, ang mga our living heroes, diba, saludo po. And then, kay Ma'am An, ito si Ma'am An, isa po sa diyosa ng buong grupo yan. And Ma'am G. Mirabel. And then kay Sir Eric Barun.
Yan, from Gold. Grabe, malalakas yan. And then, kay Sir Jordan Lopez. Yan, mga always present to, mga leader talaga to. Kay Sir Joseph Granadil. Joseph Granadil. Yan, sana natama yung pronunciation, no? Ito kay Ma'am Gina Padere. Yan, isa po yan sa leader din ng grupo. Kay Hits International. Yan, ewan ko kung... Kay Sir Nestor Abestado, ayan, one of my co-leader din. Kay Sir Aldindo Tagsip, ayan, si Sir Aldindo, sir, go for business account. Alam na natin yan, pag-usap. And then kay Sir Enrique Mayorca, ayan, bago rin po yan, welcome sa Hits Global Support. And then, to sa Saudi, si Ma'am Salvacion, sa Sal, grabe. And then kay Ryan Pataguan, ayan, sana, tama, no? So, yung iba, hindi ko na yung shoutout kasi 2.4M tayo, yung mga leaders lang muna, di ba? Sana na-shoutout ko lahat, di ba? So, yan. So, para makapag-start tayo ng organize, ayun nga, unang-una, smile ka. Kasi mabigat po yung gathering. Ako, pag ako mag, kung ako po yung mag-share, gusto ko mag-share ako sa mga taong willing, di ba? Sarap mag-share sa mga taong yung talagang parang kita mo sa mukha na willing, di ba? Excited, di ba? So be excited kasi ang knowledge ay pera, di ba? So tatanggap ka po ng knowledge ngayon para ka nang tumanggap ng kayamanan, di ba? Yun. So smile and then open camera, di ba? As much as possible, maganda po naka-open cam tayo. And then let's ano, kumbaga i-treasure natin tong gathering na to. Gawin natin sacred, sagrado. So mas maganda siguro is naka-proper ano ka, yung nasa tamang pwesto ka, yan, you know? Katulad nila Sir Ardon, grabe, no? Ganyan. Talagang, diba, ganyan, no? Ako rin, proper training, diba, yan, sila Ma'am Dolores Ramos, diba, no? Ganyan talaga. So, hanap ka ng magandang pwesto mo, on-cam tayo, and then, kuha ka ng notes and pen mo, diba? Maganda yan. So, yung notes and pen mo, yan yung magiging bala mo along the way, ginagawa mo yung negosyo natin. So, and siya nga po pala, no? Nasa business industry tayo. So, expect mo na pag-uusapan po natin dito is pagkita or, di ba? Pera. More on money, di ba? So, kanya-kanya industry. May entertainment industry yun doon. Pwede mga puro, ano lang doon. And then, merong love life. Yun. So, puro pagmamahalan naman yun doon. And then, open cam. Kuha ka ng notes and pen. And then, ito, bridge tayo. Sana po, no, itong 2.4M na to, no, ma-practice nyo po yung pag-bridge. Paano po yung pag-bridge? Kasi way back before, sa offline days namin, sa office, pagka yung speaker namin is talagang sobrang gaganda na sinasabi, talagang nag-ano, pumapalakpak pa kami. Kaso lang dahil dito, di ba, awkward, nasa bahay ka, mag-isa ka. Pumapalakpak ka. Eh, so, dito na lang, sa bridge, sa chat na lang tayo, pwede kang magsabi dyan ng tama. Opo, may mga talagang positive, ano, para ano, sukli po natin sa pinaka-speaker natin. Diba? Then at the same time, bukod dyan sa pag-bridge, wag mo na lang pong galawin yung annotate, no, yung parang pen dyan. Mamaya, pag may share screen po kasi, may lalabas dyan na annotate, yung parang pen, siguro wag mo na lang itouch. Basta doon lang tayo sa chat. And then stay mute. Yan, maganda po, nakamute lang tayo para hindi tayo distracted and maging makadistract din, di ba? So, stay mute para silent and then ano tayo, di ba? Si Sir Ryan Patugan pala, ano, no? Nasa service din. Kasi ito, nakita ko yung picture niya pag nag-off-cam siya eh. So, yan, saludo rin po sa mga frontliners natin, mga government employee, di ba? Yung tagapagligtas natin. Yan yung mga tagapagligtas natin. And then, ayun. Oh, ano pa ba? And then ito, last. Mas maganda po is matapos mo yung ating A Night with the Founder. So, this is for free, pero grabe, privilege to. So, yun. So, let's start. I hope ready ka na, I'm prepared ka na. And ayan, nasabi na natin lahat para makapag-settle tayo. So, bago ko tawagin, ako nga po pala sa for the sake ng YouTube channel. Bago ko lang tawagin, ako nga po pala si Bregan Dale Saji. Para lang po kilala nila. Sino ba yung nagsasalita na yan, 'di ba? Parang sa ex-battalion 'yan, ha. Sama. So, let's start. So, tawagin ko na po yung ating pinaka main speaker, 'di ba?
So ito, privilege na ako po lagi nag-i-intro sa tao na to kasi one of my idols, kasi wala na pong idols na artista eh. Dati, yung Dipang Network, may mga idol pa. Pero yun, sabi nga nila, idolin mo yung tutulong talaga sa'yo. And then mag-create sa'yo ng wealthy. Diba? So one of my idols, kasi marami yung idols sa company natin. Pero this is one of my idols. Diba? Kasi dito po sa ginagawa natin business, na-achieve niya na po ang pagiging Millionaires Club. So isa na po siya sa Millionaires Club, kumita na po siya dito ng millions niya. Kasi hindi lang isa, kaya millions. And then at the same time, car achiever na rin po ito. So nakakatatlong sasakyan na po ito rito. Ang latest na na-achieve niyang sasakyan ngayon is yung black brand new Toyota Fortuner, 'di ba? Sa top of the line, kakatapos lang ng video shoot nila. So na-excite nga ako dun sa magiging video na 'yan, eh, 'di ba? At the same time, isa na rin po ito sa speaker ng buong company. And then, one of the international top earner ng buong company natin. Diba? So, para makilala natin siya ng lubos, so tawagin ko na po. Let's welcome Mr. Mark Pulmano. Yan. Anyway, maraming salamat, Sir Goricelli. Gwapo ni Sir Briggs, eh. Nagpakulay ng boke, no? Tsaka sabi nga ni Apriya kanina, nakita niya, advance na raw, naka-coat na si Ap Briggs para sa ating hits pictorial shoot. Di ba? Ap Briggs, huwag ka na maligo. Di ba? Huwag ka na maligo. So, sorti mo na yan. Total, 5 days to go na lang naman. Magpipictorial na tayo, di ba? So, anyway, maraming salamat Sir Bregandil sa iyong napakagandang pagsettle. At the same time, maraming salamat din po kay Tita Dolores Ramos sa kanya napakagandang pagpray. And then hello nga po pala sa ating mga 22,000 participants po na nanonood po ngayon. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon or magandang araw po sa inyong lahat. Kasi may mga nakikinig po sa atin na from sa abroad. 'Di ba? So hello po. And then ayan, katulad nga po ng sinabi po ni Sir Briggs, today is Monday. Totoo yung sinabi niya. Pag nasanay ka na nag-zoom everyday, nasanay ka na, pag merong isang bakanting isang araw na hindi ka nag-zoom, nakakamiss din pala. Oh, katulad kahapon, yung pakiramdam din ko hapon, di ba na-advance yung ating hits Sunday Sizzle Gathering, di ba naging Saturday siya. Tama? Tapos yung Sunday, so alam naman natin, merong car video shoot ang Saviors eh. So, nakauwi naman ako ng alas 6 no, ng hapon. Tapos sabi ko, wala nga pala tayong Zoom, no, na-advance na pala, no. Nakakamiss din pala pag walang Zoom, di ba? So anyway, ganun din po sa ating mga nakasama doon sa ating car video shoot. Yan, shout out nga po pala kila Tita Dolores Ramos, di ba? Kila Sir Ardon, di ba? Donila, hello po. Kila Sir Reggie at sila Ma'am Ann, bumisita din po yan, di ba? And then kasama rin sila Ma'am G at saka sila Ma'am Rain. Tsaka syempre si Upline Rhea din. Actually, yung XP, bago ako magpunta doon sa ating topic kasi maganda yung topic natin ngayon eh. Konting ano ko lang, konting kwento ba. Siguro nakita niyo naman yung aming mga konting pictures kahapon, di ba? Yung mga mala artistang picture, di ba? Unforgettable moments, yung nangyari kahapon. Kasi especially, hindi siguro halata sa camera ko yung nangitim yung konti ko, no? Naging daing kami kahit saglit eh. Pero alam mo naman, mawawala din yan kapag gumamit ka ng Kojic at saka ng gluta, o kaya umiinom ka ng glutathione capsule, mawawala din yan kaagad. Kaya sanay na rin ako, pag nabibilad tayo sa araw, umiitim ka agad eh. Pero mga ilang weeks, mawawala na ulit, babalik na ulit sa dating puti. Di ba? So anyway, unforgettable lang yung nangyari kasi first ever car video shoot po. So I highly appreciated po ang lahat po ng mga nakapunta. Yes, kasi first time lang din namin nag-car video shoot eh, 'di ba? And then at the same time, napakaganda po ng ating video. Yes, opo. So 'yun, ginagawa na po ng videographer yung pagkaka-edit po. Pero hindi po 'yun ganoon kadali kasi medyo matagal din siya. Pero meron siyang teaser muna na ibibigay. At yun, papasilip muna sa atin. Pero we were so excited po sa ating car video shoot, di ba? And then sooner or later,
naniniwala po ako yung Hits International naman yung magkakar video shoot, di ba, pagdating ng araw. At lahat ng ating mga participants na nandito, mga car achiever na ng buong company din natin, tsaka ng buong grupo. Di ba? So anyway, first, before po ako pumunta sa akin topic, my name po is Mark Pulmano. I am former SM employee. Way back nung ako po ay naimbitahan katulad mo. And then naging bago lang din po ako katulad ninyo. Yan. Actually po, isa po sa malaking factor po sa amin kung bakit po kami natuto yung mga ganitong gathering. Yes, oo. Kumbaga, sabi nga ni Sir Briggs, we are so blessed kasi meron tayong ganitong programa na kung saan nakakapagbigay ng kaalaman yung ating mentor, yung ating leader, kung paano siya nagsimula, di ba? Kasi sabi nga nila, di ba? If you want to be successful sa kahit anong larangan na gusto mong tahakin or gawin, kumbaga, listen to those successful person na nagawa na yung bagay na gusto mo. At mas magiging madali mo na siyang gawin kasi nga may nagtuturo na sa'yo. Yung parang tipo na yung mga years na pagkuha namin dati na inabot ako for almost 8 plus years sa ganitong resulta, sa ganitong estado, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, pag inadapt mo, pag sinabuhay mo, pag ginawa mo yung aming mga itinuturo, trust me, baka yung 8 years ko dati na pagkuha ng resulta ko ngayon, baka sa'yo 2 to 3 years na lang. Yes, oo. Kasi nga, may nagtuturo. Eh, way back, nung ako ay bago, hindi naman po sa pag-aano, syempre, pantay-pantay kami ng mga grand uplines eh. Pare-parehas kami ng mga nangangapa, trial and error yung aming sistema. So, nagkakataon na trial and error, minsan okay, minsan hindi. So, kaya medyo tumagal ng konti. Pero still, it's all worth it kasi yung resulta naman, andyan pa rin. Meron pa rin. So ngayon, napakaswerte po ng mga bago po natin ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ko nga, yung 8 plus years namin na mismo natin trabaho, baka sa'yo 2 to 3 years lang. O kaya naman, pag ikaw ay magaling na estudyante, trust me, kaya mo siyang kunin ng saglit na panahon lang. Yes, oo. So anyway, itong ating topic for tonight ay maganda to. Actually, isa to sa mga best na itopic all over the topics natin. Kasi ang catch up nito, hindi lang members eh. Hindi lang leaders eh. Pati mga newly members at yung mga follow-ups din. So I hope sana meron kayong matutunan. And then I hope sana makapag-jot down notes po kayo ha. Para sooner or later, ito po yung ituturo ninyo sa ating mga newly members. So anyway, let's start. Game na, game na. Yun. So, anyway, guys, patype nga ng number 4 kung wala kayo nakikitang kulay gray sa may right upper side. Number 4 lang po, 4. Patype lang po ng 4. Yan. Ayun. Si Apg, di ba? Nangunguna, 4. Si Tita Dolores, 4. 4 lang, 4. Yan. Si Ap Mary Ann, Sir Nestor, di ba? Marami na, marami na. May chat po tayo dyan ha. Sir Ardo, nag-4 din, o, di ba? Anyway, di marami na. Nakita ko si Ray G, di ba? So anyway, welcome po to our HITS Leadership Training or A Night with a Founder. So isa po ito sa mga service po namin. Isa po ito sa system or group support po ng grupo natin para po ma-educate ang lahat po ng ating mga members. Diba? So anyway, proceed na po ako sa ating topic. Yan. Ang topic po natin for tonight. Yan na, ito na. Ang topic po natin for tonight is why network marketing. Actually, magandang topic to especially. Itong topic na to, nung narinig ko ito, ito yung nakapagbukas ng isipan ko kung bakit ko po tinrabaho at seneryoso ang negosyo. Yes, oo. Bakit ganun? Parang nung ako'y nakikinig ha, bakit network marketing? Eh, pwede naman akong pumasok sa employment. Yan. Pwede naman akong mag-traditional business. Pwede naman ako mag-sports. Yan. Pwede naman ako mag-artista. Pwede naman ako mag-politician. Yan. Bakit network marketing? So, anyway, konting pasada lang para kahit papaano magkaroon ka na idea. Kumaga, yung una-una sinabi ko kanina, pwede naman akong pumasok sa employment. So, honestly po, on my own experience, medyo mahirap po sa pagyaman pag pinasok mo ang employment.
Real talk lang po, ah, pero I'm not against from employment, pero totoo siya. Kumaga, marami naman po nakikita, pero hindi po lahat yumayaman. Or actually, wala pong yumayaman. Yun siya. Pangalawa, pwede naman ako mag-traditional business. Yan. Alam ko naman, may yumayaman din sa traditional business. Pero yun nga lang, kailangan mo ng malaking kapital at maraming overhead expenses. Alam ko, alam mo yan. Pagka lalo ka pa nag-traditional business, di ba? Eh paano kung wala ka pang kapital? Di ba? Pangatlo, pwede naman maging ano, mag-sports. Di ba? Maraming yumayaman sa sports. Example na lang din natin, yung ating pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao, di ba? Imagine mo, 8 division title, ang hawak-hawak. Grabe, di ba? Kilalang-kilala sa buong mundo. Yumaman talaga. Yun nga lang, kaya mo mang pabugbog. Hindi rin ganun kadali, di ba? So anyway, pwede rin dun, pero mahirap nga lang. Pang-apat, pwede ka naman maging artista. Ayan na, maging artista. Kaso nga lang, kung medyo pinagtampuhan tayo ng ano, ng langit at lupa, so huwag ka na muna mag-artista, di ba? Then pang-lima, yung pagtaya sa loto. Yan, marami yung mayaman sa pagloloto, di ba? Yun nga lang, mas pagka tumaya ka, mas malaki pa yung chance na tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka. Pero may nanalo doon. Yun nga lang, suntok sa buwan. So imagine mo na lang, di ba? Yung lima na yon, way back, nung ako'y bago, sabi ko pwedeng ako yumaman sa lima na yon. Yun nga lang, mas pinili ko ang network marketing. Eh, malalaman mo mamaya kung bakit. Malalaman mo kung bakit. Ang topic po natin for tonight is why network marketing. Bakit ko gagawin ng Savers Power for System? Bakit ko gagawin ng Uno? Bakit ko gagawin itong sistema na to? Ano bang meron sa sistema na to? Di ba? So anyway, we have 8. Yan na. We have 8. 8. Sabi nila, infinite daw yan eh. 8. Swerte daw yan. 8. 8 main reasons why we need this. Yan. Kumbaga, 8 pinakadahilan bakit mo kailangan ito. Bakit mo kailangan ng network marketing. Yan na. So sabihin mo nga sa may chat, sabihin mo nga, game. Sabihin mo nga lang sa may chat, para kahit pa paano, interactive naman tayo, di ba? Para kahit pa paano, nakikita ko naman kayo. Ayun. Yan. Ayun. Salamat. Salamat. Kasi sa chat ko na lang kayo nakikita kapag ka naka-flash kasi yung aking PowerPoint. Hindi ko na kayo nakikita. Chat lang. Kaya sana keep on chatting para kahit pa paano, alam ko kayo nakikinig. So anyway, 8 main reasons why we need this. So pakinggan mo, baka sakali may ma-impart ako sa iyo, ha. Bakit ko gagawin ang Savers Power for System? Bakit mo gagawin ang Savers Power for System despite na ikaw ay nasa abroad, despite na ikaw ay nasa trabaho, despite ikaw ay nag-aaral, or kahit anong pinagkakabalahan mo, bakit mo siya gagawin? Ito ang reasons. Ito na. Number one, you are the boss. Ayan na. So ulitin ko. Number one, you are the boss. You know what? Way back, no, ako'y empleyado. Sa totoo lang, ha, di ba mahirap pag meron kang boss na sinusunod? Di ba? Bakit? Kasi may oras kang sinusunod eh. Ang bawat gusto ng boss mo, kailangan mong sundin. Naalala ko dati, nung nagtatrabaho kami, pag bumibisita sa amin yung pinaka-big boss, kahit yung area manager namin, kailangan naka-complete uniform kami. Kailangan naka-ID kami na maayos. Kailangan yung buhok namin nakagupit. Kailangan yung bigote namin nakaahit. Hindi pwede na maging ano, yung para tipo na unprofessional or yung mismo hindi pwede na hindi ka nakaayos. Lalo na sa mga babae, bawal walang makeup, lalo na sa may Watsons. Kumbaga, sabi nga, di ba, mahirap pagka meron kang boss, meron kang taong sinusunod, di ba? Kumbaga sa negosyo, meron tayo, sa Savers Power for System, you are the boss. Yes, tama yung pagkakadinig mo. Ikaw ang boss ng sarili mong negosyo. Yes. Sino yung sponsor mo? Sino yung upline mo o yung taong nag-invite sa'yo? Hindi mo kami boss. No. We are your business partner. Yes. We are your business partner. Kami lang po yung guide. Kami lang po sa inyo yung mag-guide. Parang katulad ng ganito. Diba? Kung magaginag-guide namin kayo as bilang member, as bilang bago sa ating team, para ikaw ay maging productive, para ikaw ay kumita, para ikaw ay matuto. Pero hindi mo kami boss. We are your
business partner. Pero dito sa negosyong ginagawa natin, ikaw ang boss. Yes, imagine mo na lang ha, sa halagang 8998, first account pa lang 'yon, or sa halagang 135,000 for the business business package, ikaw yung boss ng sarili mong negosyo. Yes, oo, ikaw yung boss. Ikaw yung magde-declare kung kailan ang holiday mo. Ikaw yung magde-declare kung ilang oras yung gusto mong trabahuhin ito. Ikaw yung magde-declare kung parang di pa na, hawak mo yung schedule mo. Yan, hawak mo yung oras mo. Di ba ang sarap ng hawak-hawak mo yung oras mo? Di ba? Imaginin mo, wala kang time in. Wala kang time break, wala kang break time. Ikaw bahala kung anong oras mo gusto mag-break time. Wala rin mismo time, merienda time, walang ganun. Yung uwian na, walang ganun. Kasi nga hawak mo 'yung oras mo, ikaw 'yung nagko-control sa oras mo. Ikaw 'yung nagii-schedule sa sarili mo, 'di ba? Ikaw may bahala sa gusto mo na holiday, 'di ba? Pero sana 'wag mo misinterpret ito. Even na ikaw ang boss sa negosyo natin or sa negosyo mo, kasi your account 'yan eh, negosyo mo 'yan eh. Pero you just always remember na magpapag-guide ka or makikinig ka sa mga taong mentor mo, sa mga taong nauna sa iyo or sa sponsor mo o doon sa upline mo, 'di ba? Kasi kailangan mo magpag-guide. You know why? Hindi ka dinala dito ng tao nag-invite sa iyo para sa wala lang. Yes, hindi ka dinala rito. Hindi ka dinala rito ng tao nag-invite sa iyo para pagkakitaan lang. Yes, oo, nung pumasok ka, kumita kami. Yes, totoo 'yun. Pero ang serbisyo po namin ay yung turuan ka, yung tulungan ka na kumita, na kinikita din namin. 'Di ba? Kasi ang goal namin, kitain mo yung kinikita namin. 'Yun siya. Kaya again, even na ikaw ang boss sa ating negosyo, ikaw yung may hawak na oras mo, kung anong oras mo siyang gustong gawin, kung anong holiday mo, ikaw bahala. Kasi hawak mo naman din talaga. Pero especially, makikinig ka pa rin sa mentor mo. Makikinig ka pa rin sa upline mo. Makikinig ka pa rin sa tao nag-invite sa'yo. Diba? Lalo na pagka meron kang grupo na sinasamahan. Yung scheduling ng iyong grupo, kailangan, ano mo yan, attendan mo yan. Attendan mo siya. Kasi especially, diyan ka matututo eh. Diba? Kaya nga natuwa ko nung sinabi ni Sir Brex yun, na isang araw lang, na wala tayong Zoom, nakaka-miss. Lalo na pagka nasanay ka na. Yes, totoo siya. Para naalala ko dati, nung offline pa, nung wala pang pandemic, hindi mo kami pwedeng hindi makita na wala sa opisina. Yes, oo. Everyday laman kami ng opisina. You know why? Our business is always monitored palagi. Lalo na yung mga taong tinutulungan namin na mabuild at kumita. Kasi syempre, negosyo to eh. So kailangan talaga bigyan mo siya ng oras, ganun siya. Eh ngayon nagkaroon ng pandemic, syempre nasa may bahay na lang din tayo. Yun nga lang, pagka may scheduling, talagang kailangan natin siyang gawin. In 24 hours, 1 hour laman, or lang naman, or 1.5 hour, pwedeng-pwede na eh. Diba? So again, reason number one, why network marketing, you are the boss. Yes, oo, ikaw ang boss ng sarili mong negosyo. Yan, so that's number one. Number two, ito na. Power of leverage. Yan. You know what? Bakit gustong-gusto ko ang Savior's Power for System or ang network marketing? Kasi meron tinatawag na power of leverage. For example, i-relate ko na muna sa trabaho ko dati. Ha. Naalala ko dati, nung ako'y nagtatrabaho, never mangyayari sa akin yung tinatawag na ma-leverage ako sa trabaho. Ang leverage kasi, it means yung parang tipo na kumikita ka gamit ang oras ng iba. Kumbaga, pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao sa oras nila. For example, kilala nyo man si Henry C, sila Go Kong Wei, sila Manny Villar, yung mga negosyante, di ba? Sila Lucio Tan. Ngayon, imagine mo ha, doon ba sa establishments ni Henry C, way back nung siya'y nabubuhay, na-experience mo na bang pumasok sa may SM at pinagbuksan kanya ng pintuan? Na-experience mo ba? Honestly, hindi. You know why? Kasi meron siyang taong taga-bukas ang pintuan para sa'yo. Meron siyang taong taga-asikaso sa'yo sa mall niya. Diba? Even kahit sa may parking pa, may teller din siya doon. May gwardiya din siya doon. May mag-a-assist sa'yo sa SM. Honestly,
Pero still, imagine mo, kahit wala siya doon, pero ang laki ng kanyang kinikita. Di ba? Kasi nga, leverage siya eh. Ganun yung power ng leverage. At hindi lang yung isang SM. Ang daming SM sa buong Metro Manila, sa buong Pilipinas, meron na rin sa abroad. Ang goal niya nga, di ba, every 30 minutes may SM. Eh, bawat SM, ilan ang empleyado? Kasama na rin kami doon, way back nung kami nagtatrabaho. Di ba? Kaya, imagine mo ha, kung i-relate ko siya sa Savers Power for System, ang power for system natin, meron tayong leveraging. Yes. Yes. Darating yung time. Siyempre. Sa umpisa, okay, para ma-leverage ka, kailangan mo i-identify. Kailangan mo invitein yung mga prospect mo, yung mga invite mo, at makasali sa organization mo. Yes, kailangan mo siya. Yung leader mo, yung mga members mo, o yung mga tao mo, gawa na yan, nasa paligid mo lang. Pero para ma-identify mo sila, kailangan mo silang imbitahan. Kailangan mo silang i-share. Sharean, kailangan mo silang paliwanagan. Kailangan mo silang kausapin. Kasi the moment na makausap mo sila, the moment na magustuhan nila yung opportunity yung dala-dala mo, promise magjo-join yan, ilalagay mo yan sa organization mo. And then pag yung tao na yan, di ba, na mga naimbitahan mo, natulungan natin, naturuan natin, dumami kasi kukuha din sila ng mga taong kakilala nila para mabigyan ng opportunity. Pag lumaki ang organization mo, trust me po, mark this word, male-leverage ka dito. Do you want to prove it to you? Di ba? Sa ating company na lang, yung top 1, 2, 3. O yung top 1, 2 na lang. Si Aptere at saka si Upline Ray Potestad. Imagine mo na lang to. Ang lalim ng network, ang daming mga tao, ang daming hawak-hawak ng mga tao, iba-iba ang mga background. Imagine mo na lang, kahit nasa bahay lang sila, ang check-in nila, hindi bumababa ng 1 million, 1.5 million isang buwan. Di ba? Kaya nga pansin mo, si Upline Ray, may oras pa nga magturo ng ibon niya, di ba? Pero grabe, hindi bumababa ng 1 million every month. Pero ang background lang nun ay former security guard. Di ba? Dahil tinrabaho niya, nung siya ay nagsisimula, dahil sineryoso niya ang network marketing. Kaya ngayon, imagine mo na lang, sa buong 15 accounts niya, if I'm not mistaken, 5 account po yung flash out every day. Imagine mo na lang, 5 account ha, bukod pa yung 10 account pa, iba pa income nun. 5 account flash out every day, so 15,000 isang account every day, times mo ng 5, imagine mo, mababa 75,000 every day kinikita ni Apre, a former security guard. Yun yung power of leverage, kaibigan. Kaya nga sabi ko nga eh, yung pagka naintindihan mo talaga to at binigay mo rito yung ano mo, yung parang tipo na yung oras mo, yung panahon mo, tsaka tinuon mo talaga to, kaibigan, mark my word, male-leverage ka. Male-leverage ka. Yes, male-leverage ka. Huwag na lang tayong lumayo. Kaya upline Johnny Buenaagua na lang. Leverage talaga. Imaginein mo na lang, 1 month nasa may Bicol. Di ba? Nag-aasikaso ng kanyang farm. Bumili pa nga ng lote para may sumadagdagan pa yung farm din nila eh. Pero imagine mo na lang, yung cheque niya hindi nababa ng 800,000 every month. Di ba? Di ba? Ganun talaga siya. So, sa umpisa, para ka lang muna magtatanim. Magtatanim talaga dito. Ang tinatanim mo rito, hindi munggo na kinabukasan, togi na. Ang tinatanim mo rito ay buto ng mangga. Imagine mo na lang, yung buto ng mangga ay isang tao yun. So, damihan mo yung direct mo para maraming buto ng mangga yan. So, syempre, sa umpisa, hindi pa yan tutubo agad. Kailangan mo yan diligan, kailangan mo yan paarawan, kailangan mo yan lagyan ng fertilizer, kailangan mo yan bigyan ng panahon at effort na alagaan talaga. Parang sa network, ang tao, pag mayroon ko napasali, kailangan mo siyang turuan, kailangan mo siyang i-guide, kailangan mo siyang i-mentor, kailangan mo siyang i-keep, kailangan mo siya na maging maganda relationship mo sa kanya para pag dumating yung time na natuto yan at nagagawa na niya yung ginagawa mo, promise, pag lumaki ang network niyan, kumita yan ng malaki, nakabili yan ng mga sasakyan, nakabili yan ng properties, ng condo, nakapag-travel abroad. In short, nagagawa na niya yung nagagawa mo at kumikita rin siya na kinikita mo, trust me po, leverage ang katapat niyan. Leverage ka talaga. Yes, oo. At doon na pumapasok yung kahit hindi ka pumasok or kahit hindi ka gumagawa, kumikita ka pa rin.
Naalala ko dati sa trabaho ko na sa trabaho namin dati, nung tempo pa ako ha, no work, no pay. Masakit man tanggapin, no work, no pay. Pero sa negosyong ginagawa natin, sooner or later, pag lumaki na ang organization mo, kahit no work with pay. Kaya nga may makikita ka rito eh, na upline, leader, may malaki organization, kahit nagbabakasyon sa probinsya, kahit nagbakasyon sa may ibang bansa, pagbalik, malaki pa rin ang cheque. You know why? Kasi tinrabaho niya sa simula at in-identify niya yung organization niya at binild niya na yon at lumaki na lumaki. Yun po yung power of leverage. Kaya nga pag naintindihan mo ang negosyo at the same time, ibinild mo ang grupo mo, ah, promise po, sooner or later, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, mali-leverage ka. Yes, mali-leverage ka. In Jesus' name, mali-leverage ka talaga. The moment na gayahin, kopyahin, gawin, isa buhay, isa puso mo, yung tinuturo namin, promise leverage ang katapat nun. Huwag kang mag-alala. Di ba? Kasi kami, tinuturo na namin sa'yo kung paano namin to narating. Ang gagawin mo na lang, di ba? I-internalize mo na lang din siya and then i-apply mo siya kinabukasan. And then that is the reason number 2, power of leverage. Ito na. Reason number 3. Number 3 na tayo. Number 3 na. Inom lang ako ng konting kape. Iinom ako sa ano, sa may Savers Power for System mug, di ba? Ang sarap ng 8-in-1 natin. Nakakapagpa-energize. Anyway, ginawa niyo ba yung ano? No, ginawa niyo ba yung pagka ikaw nagdasa may trabaho, yung isang box ng coffee, ilalabas mo, i-endorse mo lang sa katrabaho mo? Effective yun. Effective yun. Number three. Saves money and time. Ito na. Yan. Saves money and time. Number three reason, saves money and time, which means, way back ah, no kayo nagtatrabaho. Honestly ah, no kayo nagtatrabaho, syempre, nung ako yung nagsisimula po sa negosyo, medyo nag-i-insert talaga ako ng oras para po sa negosyo po natin. Kasi bakit? I am part-timer. Kaya nga, saludo po ako sa mga nakikinig po sa atin ngayon, especially ng mga nasa serbisyo. Yan, sila Sir Ardon, sila Sir Reggie, ganun din yung mga, marami pa kasi hindi ko nakita, sila Sir Ryan, di ba? Marami na kasi tayo ng mga nasa serbisyo din eh. Yung sila Ma'am Salvacion, sila Ma'am Cherry, ng mga nasa abroad, pati rin mga nasa Pilipinas sa mga empleyado rin. You know what? Way back, no, ako yung nagsisimula as bilang part-timer, yung 3 to 4 hours ko na nilalaan sa negosyo, talagang ini-insert ko talaga dito every day. Kasi sabi ko sa sarili ko, ha, yung konting oras na ini-insert ko sa negosyo natin, ito yung magbibigay sa akin ng mahabang oras pagdating ng araw. Kaya nga, I'm super excited pagka may training nung bago ako, ha. Hanggang ngayon, pag may training eh. Kasi willing ako makinig eh. Willing ako matuto eh. Nag-jot down notes pa ako eh. Tapos at the same time, gustong-gusto kong pumupunta ng opisina. Kasi na-excite ako nun. Kasi ang daming mga tao. Tsaka puro mga positibo pa yung mga nakakausap ko. At the same time, more on mga pangarap. Di ba? And then saves money pa. Kasi alam mo yung parang tipo na hindi mo na kailangan pa mag-trial error, mag-traditional business sa labas. Kasi dito may mga mentor na magtuturo. So parang yung mentor mo, nagiging shortcut mo na papuntang success mo. Kasi sabi nga nila, di ba? Pag wala ka nagme-mentor sa'yo, mahal magkamali. Yes, opo, mahal magkamali. Di ba? Armas mo to dun. Kumaga, mahal magkamali. Kumaga dito, dahil ikaw ay natututo, dahil ikaw ay nakikinig, kumaga yung tinuturo sa'yo ng mga mentors mo, nagiging ano na, shortcut na or nakakapag-save ka na ng money para hindi mo na maubos yan at kung saan-saan mo pa siya magastos. You just always remember, eto nga oh, yung lagi kong sinasabi, pag ikaw ay nagsisimula sa negosyo, ha, mark this word or itong ibibigay ko para sa'yo, especially sa mga hindi pa nakakaalam nito. Kung ikaw ay bago sa negosyo, ganito yan. Ganito yung diagram mo. Yan, ganito yung diagram mo. Ito yung income mo. Ito yung time mo, ito yung effort mo. Siyempre, nagsisimula ka sa negosyo. So, given, wala ka pang tao, wala ka pang organization, tama? So, para magkaroon ka ng organization, kailangan mo magkaroon ng oras muna. Medyo malaking oras pa yung ibibigay mo rito. Andun yung
mag-i-invite ka, 'di ba? Andun yung aaralin mo yung negosyo, 'di ba? Makikinig ka sa mga mentors mo. At the same time, syempre mag-e-effort ka kasi makikinig ka, i-open mo yung Zoom mo, maglalaan ka ng oras, tama? Mag-e-effort ka talaga eh. Given na lahat ng bagay talaga binibigyan talaga ng effort lalo na kung gusto mo talagang kumita, tama? So, may oras ka na binibigay. Yan yung pag-attend mo ng mentoring, ng mga training natin, 'di ba? At the same time, yung effort mo. Pero mararamdaman mo habang ikaw ay bago, maliit pa lang cheque mo. Yes. You know why? Kasi kumukuha ka pala naman ng tao eh. Naglalagay ka pala sa organization mo eh. Di ba? So imagine mo na lang ha, kapatid, kung na-experience mo yan, ipagpatuloy mo pa. You are on the right track. Yes. So darating yung time, syempre nag-a-identify ka. Nag-i-invite ka ng tao na ilalagay sa organization mo. Kumbaga, yung mga potential na taong gawin mong leader, ilalagay mo sa organization mo. Darating yung time, yung oras na nilalagay mo rito, lumiliit na siya. Alam mo kung bakit? Kasi may katulong ka na mag-invite. Meron ka ng katulong na mismo nag-o-organize ng grupo. May katulong ka na mismo na nag-a-identify din ng mga prospect. Di ba? Yung effort mo, medyo lumiliit na. You know why? Again, may kasama ka na eh. Kumbaga nadadagdagan ka na, nagiging lima ka na, nagiging sampung tao ka na nag-i-invite sa grupo mo, di ba? At the same time, mararamdaman mo na yung cheque. Andyan na yung cheque mo ng 10,000 isang linggo, andyan na yung cheque mo ng 20,000 isang linggo, depende pa, minsan nga isang araw na lang eh, di ba? Trust me kaibigan, pag na-experience mo na yan, itodo mo pa, isagad mo pa, trabahuhin mo pa. You know why? Kasi malapit mo nang makuha yung leverage eh. Yung mismo talagang income eh. So pag tinrabaho mo siya, patuloy ka pa nag-i-invite, patuloy ka pa na nag-a-identify, patuloy ka pa na bibigay ng panahon at oras, trust me, darating sa'yo yung time. Yung oras mo kahit, yung oras mo lumiliit na yung binibigay mo oras. Yung effort mo, lumiliit na rin yung binibigay mong effort. Pero trust me, yung income mo, lumalaki. You know why? Nale-leverage ka na kasi. Nale-leverage ka na. And then darating yung time. Ito yung sinasabi ko po kanina. Yung 3 to 4 hours na binibigay mong oras sa ating negosyo para aralin, para mag-present, para mag-prospect, or kung ano man yung ginagawa mo sa negosyo po natin, yung binibigay mong oras. Okay? Ito yung darating yung time na makakapag-save ka ng maraming oras pagdating ng araw sa may pamilya mo. Naalala ko dati nung nagtatrabaho ako. Siyempre, tempo ako noon eh, tempo. Pag umangat ka ng level at na-regular ka, siyempre bibigyan ka na ng mga responsibility kahit papaano, di ba? Pag umangat ka pat naging supervisor ka, bibigat na yung responsibilidad mo. Dadami na oras mo, hindi ka na pwedeng hindi mag-OT, minsan pag-OOTihin ka pa. Or paano pag naging manager ka pa? Wala kang, hindi na nga bayad yung OT dahil tumaas na yung sahod mo, ang laki pa ng responsibilidad mo. At mas lalong wala ka pang oras pag dumating yung time na kinailangan ka palagi sa operation, wala kang rest day. Lalo na pag tumaas pa lalo level mo. Di ba? Imagine mo na lang ha, parang naalala ko dati, kapag, sa trabaho kasi ha, correct me if I'm wrong, pag tumataas ang posisyon mo sa trabaho mo, lumalaki nga, tumataas ang konti yung sahod mo, pero bumibigat yung responsibilidad mo at halos wala ka ng oras para sa pamilya mo. Correct me if I'm wrong. Tama, mali. Imagine mo kung gaano kaganda sa network marketing, sa Savers Power for System, kaibigan. Sa umpisa ka lang mag-e-effort, sa umpisa ka lang magbibigay ng panahon, sa umpisa ka lang mismo bibigay ng mahabang oras. Pag narating mo yung level namin, o kaya naman mas nataasan mo pa yung level namin, trust me kaibigan, mas marami kang pera na masisave, mas marami kang oras na masisave para sa may pamilya mo. Yes. Kaya darating yung time, kahit napaka-minimal na lang ng effort na ginagawa mo, pero ang laki-laki pa rin ng cheque mo. Imagine mo, ilang taon ka pa lang. Ngayon, kung ilang taon ka na, na-enjoy mo na yung buhay. Diba may kasabihan nga, grind on your 20s. Diba? Build on your 30s. Chill at your 40s. Ang edad po ni Upmark is 30 years old na. Okay, 30 years old na. Pero hanggang ngayon, ako ay nag-build na. Kasi nung 20 ako, ako'y nag-grind eh.
'di ba? Nagga-grind ako eh, nag-i-invite, nag-a-attend ng training, parang di po, nag-e-effort, naglalagay talaga ng oras talaga rito, nag-team building. Ngayon 30 na ako dahil may mga leaders na ako ay nagbi-build na. Ibig sabihin, sinosolid ko na yung mga leaders na. Binibuild ko, minementor ko na, nilalagay ko na yung kaalaman para sa kanila. Kasi sooner or later, pagdating ng 40, sabi ko, gusto ko na mismo kahit papano mag-chill. Alam mo yun, nagta-travel-travel ka na lang sa ibang bansa, di ba? Tapos yung network mo, ano siya eh, continue siya. Tapos yung sobra mong pera, naglalagay ka na lang, bumibili ka na lang ng lote, tapos i-renovate mo. Tapos syempre, gagawin mo apartment o kaya ibenta mo, ang laki ng pera. Ganun siya. Kaya nga, again eh, the third reason why network marketing, it saves money and time. The moment na maintindihan mo to, promise po, lalo mo siyang seseryosohin at lalo kang magiging excited palagi. Yes, oo, di ba? That is number three. Number four. Copy business. Eto na, yan, copy business. You know why? Bakit madali ang Savers Power for System? Bakit madali ang network marketing? Kasi dito hindi po kailangan na maging magaling ka. Yes. Hindi po kailangan dito na maging matalino ka. Hindi po kailangan dito yung parang tipo na kailangan marami kang talent, yung magaling ka kumanta, sumayaw, umacting, tumula. Walang ganun po dito. Yes, you heard me right. Ang network marketing or ang Savior's Power for System is copy business lang. Naalala ko dati, bago pumunta sa Savior's Power for System, sa eskwelahan, naturuan tayo bawal kumopya. Tama? Kasi pagka kumopya ka, minsan, patatayuin ka, palalabasin ka, o kaya pipingutin ka ng teacher mo kasi nangungopya ka. Tama ba? Sa negosyo, sa labas, sa traditional business, bawal mangopya. You know why? Kapag meron kang gusto mo, itayong negosyo. Example, ang gusto mo itayong negosyo, magtatayo ka ng milk tea. Di ba? So, yung milk tea mo. So, hindi, dalo na kung ikaw ay stranger, o kaya naman kahit kamag-anak, kaibigan mo, pag nilapitan mo yung may-ari ng isang milk tea at tinanong mo siya paano siya nakapag-business ng milk tea, hindi niya sasabihin sa'yo. Yes, I doubt it sabihin niya sa'yo. You know why? Kasi pag sinabi sa'yo ng may-ari ng isa pang milk tea, yung traditional business niya, na sistema niya, pag ginaya mo, hihina yung negosyo niya. Yes. Oo. Di ba? Walang ganun sa may labas, hindi ka nila tuturuan. Pero kung bakit ang ganda ng Savers Power for System, bakit napakaganda nito? Kasi ang gagawin mo lang, kukopyahin mo lang yung ginagawa ng mentor mo. Kukopyahin mo lang yung ginagawa ng sponsor mo o ng upline mo. Wala nang iba. Kaya nga sabi nga ni Sir Briggs, di ba? Pasintabi lang po ah, sa mga meron po ditong idolo ng mga artista, mga K-pop, di ba? Yung mga BTS, yung mga Momoland, di ba? Yung mga, basta yung mga ganun, yung mga K-pop, yung mga artista. Kaibigan, wag mo na silang idolin. Wag na. You know why? Pinagkakakitaan ka lang nila. Imagine mo, pag nagko-concert, bibili ka ng ticket, di kumita sila. Di ba? O kaya naman, mismo sa NBA, bumili ka ng ticket. O kaya naman sa PBA, bumili ka ng ticket. Kumita sila sa'yo. Ang malupit pa nun, hindi ka naman nila kilala. Hindi ka naman nila kilala. Ito ang malupit. Pag may invite ka, hindi mo naman mapapakausap sa kanila. Di ba? Hindi sila makakatulong sa negosyo mo sa madali pong salita. Hindi ka nila matutulong umasenso. Panay pagpapakyut lang yan, pagpapagwapo. Ganun lang siya. Tapos pagka tumanda, malalaos na. So maghahanap ka ng panibagong idolo artista. So marerealize mo na lang. Pagdating ng araw, ang dami mong ginastos sa mga tickets sa concert, ang dami mong binili ng mga frame o kaya mga picture o kaya naman mga souvenir galing dun sa idolo mo. Ito yung question. Kumita ka ba sa kanila? Ikaw lang ata ang pinagkakitaan nila. Tama ba? What do I mean? Ang idolohin mo na lang, wag artista, ang idolohin mo na lang yung upline mo, yung mentor mo, yung tao nagtuturo sa'yo. Yes! Alam mo kung bakit? At least yung mentor mo, oo, hindi siya PBA player. Okay? Hindi siya artista. Hindi yan totally na pang model talaga.
Pero trust me, yung mentor mo yung magtuturo sa'yo at tutulungan kanyang yumaman. Kaya sa lahat ng mga taong iidolohin mo, ang idolohin mo yung mentor mo. Yes. Ako ang idolo ko yung mga uplines ko. Kasi bakit? Yung mga bagay na ginagawa nila, gusto ko yun. Yung bagay na meron sa kanila, gusto ko mangyari sa akin yun. E din ang idolo ko yung mga tao nakakatulong sa akin sa negosyo. Ganun siya. Yung parang tipong pinapanood ko sila, tinitingnan ko paano galawan nila, paano sila manamit, paano sila magsalita, paano sila mismo gumalaw, kinokopya ko sila. Yung kumpas ng kanilang kamay, paano nila ginagawa, kinokopya ko yun. Kasi bakit? Kaya sila umasenso ng dahil doon, gagayahin ko lang. Kaya nga kahit hindi ka magaling dito, kahit hindi ka matalino, kahit wala kang masyadong degree no, ikaw ay nag-aaral, pag magaling kang kumopya, kaibigan, pasado ka dito. Kikita ka dito. Trust me, kikita ka dito. Ang negosyo po natin ay copy business lang. Kung sa labas, bawal kumopya. Kung sa mga traditional business, hindi po nagpapakopya yung mga may-ari kung paano na ginagawa yung sistema. Ang negosyo po natin, the more na kinokopya mo ang upline mo, the more na gustong-gusto namin kinokopya mo kami. Yes. You know why? Bukod sa kinokopya mo na kami, okay? Kumikita ka na, okay? Kumikita pa tayong dalawa. Kumikita pa yung organization natin at marami ka pang mismo na i-inspire ng mga tao na nasa ilalim mo o kaya naman sa mga tao nasa paligid mo, natutulungan mo din sila. Yes! Sa HGS, artist tayo ng mga idol and mentor. Oo, di ba? Kasi gumagamit tayo ng products, di ba? Again, uulitin ko ha, ang kopyahin mo, yung upline mo. Ang idolohin mo, yung mentor mo. Kung wala yung upline mo, yung sumunod na sa taas niya, yun ang idolohin mo, yun yung gayahin mo. Kung wala pa rin siya, sumunod ka sa pinaka na sa taas pa ulit niya, angat ka pa ulit hanggang sa matagpuan mo yung pinaka magtuturo sa'yo paano ka magiging successful sa negosyo. You know why? Sa inyo ko na ito sasabihin ha, ang nag-invite sa akin dito, ang nagpasali sa akin ay babae. Yes, opo. Pero yung babae na yon after kung sumali, wala na siya kinabukasan. Yes. Pero imagine mo na lang, kung bakit andito pa rin sa harapan nyo si Upmark, kasi hindi ako tumitingin doon sa tao nag-invite lang sa akin. Kung tumingin ako sa kanya at nawala na siya, so wala na rin talaga ako. Parang, oo, naging lang siya, messenger. Hinatid lang talaga si Upmark dito. Alam mo kung sino yung nag-mentor sa akin? Yung mga upline nung upline ko. Si Upjan Mel, si Upjan Lee, at saka isa sa pinaka-grand upline pa natin. Yun yung mga nag-mentor sa akin. Yes. Kaya nga ikaw, kung wala kang upline ngayon or inactive ang upline mo o yung tao nagpasali sa'yo, wala dito, kaibigan, andito kami, nasa taas niya. Magpa-mentor ka, magpaturo ka, tutulungan ka namin umangat at umasenso sa buhay. Huwag kang mahihiya. Again, ikopyahin mo kung ano yung meron dito, kung ano yung meron sa amin. Yes, swerte, kumuha-active pa yung upline. Yes, oo. Swerte ka talaga. Lalo na kung yung apply mo nagtuturo, yung mentor mo, yung grand leader mo nagtuturo kasi hindi lahat ng mga mentors ganun. 'Di ba? Yung iba mentor-mentoran lang ni hindi man lang nag-aaral. Hindi ko naman sa inaano, pero mapalad ka kasi nandito ka sa grupo natin. Kasi nga sabi ko nga, naalala ko dati nung ako ay bago, wala akong apply na nagaganto sa akin. Yes, wala. Wala akong upline na nagme-mentor sa akin basta-basta kaagad. Yung alam mo, yung may schedule talaga na pagme-mentor, tas excited akong nakikinig. Walang ganun. Talagang pagka gusto namin matuto, talagang, ano lang kami, a-attend ng training kung saan-saan mga grupo. At the same time, paminsan-minsan lang yung parang tipo na mentoring na ganun, kaya gusto namin. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon, darating yung time pag ako yung naging grand leader ng buong grupo ko, yung bagay na alam ko, ibibigay ko sa mga tao. Kasi bakit? Ayoko na marating lang sa akin yung kaalaman kasi yung wisdom na meron tayo, syempre, regalo sa atin to ni Lord. So kailangan natin to ibahagi sa mga tao natin sa organization. So sooner or later, yung mga binabahagi mong kaalaman, yan din yung ibibigay din nila sa mga organization nila. E di, nagfo-flow yung blessings din sa'yo. Diba? Kaya again, copy business. Okay? Hindi kailangan maging matalino. Hindi kailangan maging magaling. Kopyahin mo lang ng eksakto yung ginagawa ng upline mo, ng mentor mo, ng leader mo. Trust me, kung bakit yan kumikita, kasi may tama siyang ginagawa. So all you need to do is to copy that. Gawin mo siya. Kung nagme-mentorin ang upline mo, kahit dalawa pa lang or tatlo pa lang ang downline mo, i-mentorin mo rin sila.
especially kung part-timer at hindi nakaka-attend sa negosyo, edi yun na yun nakikita mo na tinatopic natin, i-topic mo rin sa kanila, di ba? Kung sakali naman mismo na ano, parang gano'n lang, gawin mo. Kung nakikita mo nagte-training or kaya naman nagki-keeping yung upline mo, i-keeping mo rin kahit dalawa lang kayo or tatlo lang downline mo, i-keeping mo din. Trust me, lahat ng marami, okay? Parang tipo na lahat ng marami nagsimula sa konti. Yes. Hindi ako makapag-co-host. So anyway, sa again nga, sabi ko nga, copy business lang. Okay, copy business. So that's number 4 reason, copy business. I hope sana may natututunan kayo ha. Paki-type nga kung may natututunan ka ng yes, inom lang ako ng kape. Ayun. Mm-mm. So next, number 5. Tara. Number 5. Equal opportunity. Yan. Or sabi nga nila President, opportunity. Yan, di ba? Equal opportunity, it means ito po pantay-pantay. Yes, opo. You heard me right. Wala po ditong nauna, wala po ditong nahuli. Yes, tama 'yung pagkakarinig mo sa amin. It doesn't mean dahil nauna siya, siya kaagad 'yung malakas kumita or siya kaagad 'yung maraming downline o kaya naman leverage siya kaagad. It doesn't mean po. Dahil ang negosyo po natin ay equal opportunity, okay? Pwede kang, kahit ikaw ay nasa ilalim, kahit ikaw ay bago pa lang, pwede mong lagpasan, pwede mong lakihan yung kinikita ng taong mas nauna sa'yo. Yes, it's equal opportunity po. Kumbaga yung parang tipo na once na ikaw ay masipag, okay, sa trabaho mo, at pag ikaw ay lalong pang sinipagan sa trabaho natin, yung mga taong nauna sa'yo, kaya mo silang lagpasan. Kaya mo silang angatan. Yes, opo. Do you want to prove me to you? Oh, for big example, parang ako na lang. Si upline Valerie Ann Arangote, for example. O imagine mo, si upline Valerie Ann Arangote, direct ko siya. Diba? Direct ko siya. Year 2013, napasali ko siya. So imagine mo na lang, ano ranking ngayon ni upline Valerie sa international top earner? Top 12 ng international top earner. Ako ngayon, ngayon nasa top 20. So imagine mo, di ba? Ganun siya. So it means, hindi porket na ikaw ay ngayon lang sumali, is ganyan ka na. At yung nasa taas mo, laging mataas palagi. No. Pwede mo siyang angatan. Pwede mo siyang lagpasan. Pwede mo siya na mismo na, mahabol. Ganun siya. Kaya again, pag ikaw ay masipag dito, mas lalo mo pang sisipagan or pag ikaw masipag sa trabaho, mas lalo pang sipagan dito, promise, mahahabol mo, malalagpasan mo, maaangatan mo yung mga taong nakagawa. Yes. Oo, kasi the more na mas masipag ka sa amin, the more na mas ikaw ay mas kumaga parang tipo na agresibo kaysa sa amin, promise po, meron yang income na katapat. Kaya equal opportunity po ito para sa lahat. Yes, opo. Dito po is pantay-pantay po. Yes, ganun siya. Kaya yung mga naririnig mo na yung mga tao lang daw na nasa taas, yung kumikita, honestly po, hindi po siya totoo. Mas marami nga pong mga bagong ngayon na kumikita na mas malaki kaysa sa mga tao na una. Yes! Oo, kaya dito equal opportunity talaga ito para sa lahat. Diba? That is reason number 5. Kaya nga ang ganda ng negosyo natin, diba? Kahit anong background mo, pwede ka dito. Empleyado, tambay, estudyante, OFW, government employee, artista, businessman, politician. Di ba? Kahit sinong tao, pwede. Di ba? Kung pwede nga lang mag-invite nga lang ng hayop eh. Or halaman, di ba? Pero hindi eh. Di ba? Basta naka-business account. Oo! Imagine mo, di ba? Kung meron kang alagang aso, di ba? Dahil na family account mo na yun, na, dahil naka-business package na yung mga anak mo, tsaka yung asawa mo, yung kamag-anak mo, ganun din, pwede mo rin bigyan din ng cheque yung aso mo. pwede mo rin bigyan din ng account yung aso mo. Ewan natin, baka sooner or later magkakaroon ng ganun, di ba? Pero, dami mga pang-pedigree. Oo nga. So, that is reason number 5, equal opportunity po ito para sa lahat. Kaya, again, mas lalo mong galingan.
Kasi sooner or later, yung level na meron ng upline mo ngayon, pwedeng-pwede mo yan mismo na pantayan or lagpasan. Diba? It's equal opportunity para sa lahat. That is reason number 5. Reason number 6, ito na. Reason number 6, time freedom. Yan, ito na. Time freedom. You know why? Mas lalo kong ginalingan, mas lalo kong hinusayan, mas lalo kong pinagbuti ang Saver's Power for System because of that reason. I want a time freedom. Yes. Kasi bakit? Hindi naman ako habang buhay empleyado eh. Siyempre, nagkakaedad tayo. Siyempre, sooner or later, magkakasakit tayo. Hindi natin masabi yan eh, pagdating na araw eh. Siyempre, ayoko yung parang tipo na ayoko matali talaga sa pagtatrabaho lang habang buhay para kumita. Siyempre, may buhay naman tayo at gusto naman din natin na marating yung mga bagay na gusto natin. Pero ang isa sa mga bagay na gustong-gusto ko yung time freedom. Ang sarap nang hawak-hawak mo ang oras mo. Yes, ang sarap na mismo ikaw yung nag-i-schedule ng oras mo. Ang sarap na yung alam mo yung tawag dito, ikaw yung nagdedeklara ng sarili mong holiday para sa'yo or para sa family mo. Diba? Yung parang tipo na one of the big reason kung bakit ko to ginawa kasi I have one daughter. Madadagdagan na, diba? I have one daughter pa lang. Pero matatindigan na siya. Imagine mo na lang to. Ayokong dumating yung time. Yung parang tipo na yung anak ko is pag nanghingi sa akin ng oras at panahon para makipaglaro sa kanya, hindi ko mabigay. Kasi nga, busy ako sa pagtatrabaho sa labas. Diba? Ang sarap lang isipin na once na humiling sa'yo, yung anak mo ng oras, mabibigay mo kaagad kasi meron kang time freedom. At hindi mo pinoproblema yung pagkita ng pera kasi meron kang overflowing business na nagbibigay sa'yo ng income. Diba? Kaya nga sabi nga, diba, the real essence of love is time. Or the real spelling of love is time. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao kung wala ka namang oras para sa kanya. 'Di ba? Mas maganda pa 'yung kahit hindi mo sabihin na mahal mo siya pero may oras ka palagi para sa kanya pag meron siya mismo na ano, pag kailangan kaya may oras ka. 'Yun 'yung real essence of love. Kaya nga sabi nga namin eh, the real spelling of love is time. T-I-M-E. Yes, kasi pag hindi mo pag hindi ka nagbibigay ng panahon at oras, hindi mo yan mahal. Nasa ibang pagmamahal mo. Ganun siya. Kaya nga ngayon, imagine mo na lang ha, ang mga mentors mo, ang mga sponsor mo, ang mga uplines mo, yung mga leader or grand leader mo, kung bakit kami nandito, kasi mahal namin yung ginagawa din namin. Kaya mas lalo namin siyang binibigyan ng panahon at ng oras kasi nga, it's payback naman para sa mga tao na gusto ring marating yung bagay na narating namin kasi gusto namin siyang ituro. Gusto namin silang tulungan din. Kaya nga sabi ko nga, kung gusto mong malaman yung future mo sa ginagawa mo, kailangan mong makita yung mga tao na kagawa na nung gusto mong gawin kung anong buhay na nila ngayon. Di ba? Kaya nga sabi ko nga eh, napakaganda ng Saver's Power for System kasi napakalinaw ng future natin. Napakarami ng mga tao nagiging successful at meron ngayong time freedom na para sa family nila. Imagine mo at the young age 30 or below 30 years old pero grabe kumita, may mga properties, leverage, nakakapag-travel abroad, hindi bumababa ng 1 million ng cheque every month. Imagine mo na lang yun. Di ba? Kasi nga may time freedom sila. And then sabi ko nga eh, habulin mo, gawin mo yung time freedom na yan. Kunin mo siya. Do whatever it takes. You know why? Kaya nga sabi ko eh, mas masarap pagdating ng araw, yung parang tipo na dumating ka na sa level ng pag-chill, nagyayate na lang tayo, tapos nag-iihaw tayo ng barbecue sa gitna ng dagat, together ng yate mo at ng yate ko, kasama pa yung iba pa natin mga downlines. Imagine mo na lang, di ba? Tapos papalapad ka ng drone, di ba? Tapos may susundo sa'yo ng helicopter, di ba? O kaya naman ang jet plane mo. Di ba? Ganun siya. Yung parang di mo problema yung pera. Marami ka rin oras. Di ba?
marami kang oras. Kasi yung totoo, kung bakit lang naman wala kang oras, kasi kailangan mo ng pera eh. Pero subukan mo na marami kang pera, tamo, ang dami mo ring oras. Mm-mm. Kaya nga sabi ko nga eh, yung Savers Power for System o yung network marketing na to ang isa sa mga reason bakit ka mabibigyan ng time freedom para sa family mo. Yes, opo. Time freedom. Reason number 6. Reason number 6. Reason number 7. Ito na. Oy, second to the last na to. Second to the last na. Number 7 na tayo. Hmm. Financial freedom. Yan. Financial freedom, it means, syempre, hindi lang oras yung magigain mo dito. Marami ka nang oras, marami ka nang oras, pero wala ka namang pera, hindi pwedeng ganun, di ba? Kung bakit napakaganda ng Savers Power for System, kasi sooner or later, yung financial freedom na pinapromise sa'yo, ibibigay niya. Yes, you heard me right. Yung financial freedom na pinapangako niya sa atin, unti-unti mo nang makukuha. You know why? Marami na nakakagawa. Marami ka na nakikita ang chumecheke ng malaki. Nagawa na nila. Sooner or later, ikaw na rin yung magkakaroon. Ikaw na rin yung makakareceive ng mga bagay na ganun. Yung financial freedom. Na yun, darating yung time, pag pumasok ka ng mall, darating yung time na parang tipo na hindi ka tulad dati, pagpasok mo ng my mall, may nagustuhan kang damit, ang unang-unang mo tinitingnan yung halaga or presyo niya. Pag mahal ang presyo niya, ay pangit. Kahit ang ganda-ganda. Di ba? Uy, tamaan, huwag magalit. Pero totoo, di ba dati? Ako dati, nung ako'y nagtatrabaho, may nagustuhan akong sapatos. Tanda-tanda ako to. Tinuro ko. Gusto ko yan. Bibiling ko yan pagdating ng sahod. Eh yung sahod ko, after 15 days. Alam mo, nagkaroon na ako ng sahod. Pwede ko na mabili. Nung pagbalik ko, wala na. Nabili na ng iba. Diba? Tapos minsan, nung ako yung empleyado pa, hindi ako kumakain sa mga masasarap na restaurant. Kasi bakit? Mahal ang presyo. Kasi syempre, pag pumapasok ko pala sa mga mini restaurant or kaya mga masasarap na kainan, imagine mo na lang, hindi ka nakatingin sa kaliwa. Yung sa mga pichon, hindi ka nakatingin doon. Ang tinitingnan mo palagi, nasa kanan. Magkano to? Magkano yung bulalo? 7.95. Ay, wag na. Maka-high blood ako. Ito na lang. Yung sabaw na lang, 5 piso pa. Yung parang di po na, alam mo yun, masarap isang pagkain, crispy pata, pero ang presyo, 950. Sasabihin mo na lang, ay, eyo, ma-high blood ako dyan. Iba na lang gusto ko. Siguro ito na lang, yung gulay na lang. Hindi naman sa'yo pag-ano, pero ganun kasi ako dati. Kaya nga, masalo kong tinrabaho ang network marketing or ang Savers Power for System. You know why? Gusto ko magkaroon ng financial freedom. Na darating yung time, ayoko na maulit yung pag pumasok ako ng mall at meron akong gustong bagay na bilhin, hindi ko mabibili. At babantaan ko pa para bilhin. Ayoko na ng ganun. Gusto ko, pagka gusto ko yan at kasya sa akin yan, anytime pwede ko siyang bilhin kaagad. Ganun yung gusto ko. Kaya nga, di ba, wag sana kayo mismo na mayabangan kung minsan nagagawa natin yung mga bagay-bagay na sinabi ko nung last posting ko na napadaan. Okay? Tiningnan. Sinukat, binili. Kasi nga kahit papano, meron tayong financial freedom na. Yung parang di po na hindi na nagde-declare yung budget mo kung anong gusto mong bilhin. Di ba? Kung magiging parang di po na ikaw na yung may gusto. Dahil kaya ng budget mo, dahil may pera ka, kahit magkano, kaya mo. Oo. Di ba? Kaya nga sabi ko ngayon, napadaan, tiningnan, sinukat, binili. Kasi kahit papano, worth it naman siguro na magkaroon ako ng ganun kasi nga, tinrabaho ko siya from the very start na. At isa yan sa mga promise ng network marketing or ng Savers Power for System, yung financial freedom para sa'yo pagdating ng araw. Kaya kaibigan, mark this word ha, kung ikaw ay meron kang gustong isang bagay na bilhin at hindi mo mabili, trabahuhin mo ang Savers Power for System para magkaroon ka ng financial freedom. Yes, opo. Trabahuhin mo kaibigan. Trust me, noong umpisa wala kami noon, hindi pa namin siya mag-gain. Pero dahil seneryoso, sinaga, tinrabaho, 'di ba? Dinaanan lahat ng rejection, ng discouragement, hindi nagpapigil sa mga tao na sa paligid na negative, dire-diretso lang kami. Ito yung bagay na meron na sa amin ngayon. Kaya hindi po sa may pag-aangat ng bangko, alam mo yung parang tipo yung presyohan ng damit kahit 5,000 pag gusto mo, bibilihin natin. Ganun siya.
Oo, yung belt kahit 13,000, 15,000, pag gusto mo talaga at bagay sa'yo, bilhin mo siya. Kahit ngayon cellphone, alam mo yun, dati cellphone ko 1,100. Magkano ba 1,100 ngayon? Wala na atang value. Dati 1,100, nasa 1,500 or 1,000, di ba? O imagine mo na lang yung cellphone lang din natin ngayon, di ba? Di po sa pagkakatamba ko kasi nga meron ka ng financial freedom para magkaroon ng mga bagay din na ganito. Di ba? Hindi naman to latest eh. Ano lang to? iPhone 11 Pro Max lang to. Kasi ngayon kasi, di ba, bago na iPhone 12. Pero mas high-tech pa daw to tsaka mas mahal eh. Nasa 100,000 din kasi. Imagine mo, magkaroon ka ng cellphone, 100,000, pandaw ng kotse. Yan, pwedeng sasakyan to. So, ganun siya. Sabi ko nga eh, sooner or later magkakaroon ka ng financial freedom. Kaya lagi mo yung isipin, yung tinatrabaho mo ngayon, darating yung time, hindi ka na mamomroblema ng pera pang gastos. Yes. Pero mamomroblema ka pa rin sa pera. Alam mo kung bakit? Saan mo gagastusin yung limpak-limpak mong pera? At sino ang taong tutulungan? Anong negosyo yung itatayo mong business? Di ba? Negosyo na, business pa, di ba? Anong church yung tutulungan mo na maparenovate? Gaano karaming mga charity yung mga taong gusto mong tulungan? At the same time, yung mga taong napaligid sa'yo, yung family mo, syempre. Ganun siya. Kaya again, i-goal mo na yung financial freedom ay makuha mo. Yes. Nilikha ang pera. Okay? Para maging isang tool yan, para makatulong ka sa iba. Pero wag mo yan kunin. Wag mo yan pino, akin to, akin to, akin to, akin to. Wag ganun, wag ganun. Kasi nga, again, wag mong mahalin ang pera. Pero ano lang siya eh, dadaloy lang din talaga siya sa'yo. Dadaloy lang talaga siya sa'yo. And then once na ikaw ay binibiyayaan ng financial freedom ni Lord, promise po, overflowing po yan at itulong mo rin siya sa iba. Huwag ko naman sabihin na maging utu-utu ka sa harapan ng iba. Siyempre, maging wise ka pa rin kung saan mo ilalagay yung pera mo para tumubo at lumaki na lumaki na lumaki. Kasi nga, pinagkakatiwalaan ka dyan. So, kailangan mo siya mapalago pa rin. So, again, reasons number 7, magkakaroon ka ng financial freedom. Reason number 8, which is last. Eto na, last na. Number 7, hope. Hindi po ito yung sigarilyo, ah. Ewan ko lang kung may hope pa eh. Hope. Hope, it means pag-asa. Hope, it means helping other people earn. Isa sa mga bagay na napakasarap sa negosyo natin, di ba, ay yung nakakatulong ka sa iba. Ay, sorry. Number 8 pala, sorry. Ano lang yan? Typographical error lang yan. Sige, number 8 na pala, number 8. Typographical error. Thank you, Abji. Ah. Number 8 is hope. Yan. Imagine mo na lang number 8 yan. Hope, it means helping other people earn. Alam mo, sa totoo lang, before pa ako napunta sa negosyo po natin, ako po yung isa po sa klase ng tao na mahilig po akong tumulong sa kaibigan. Yes, opo. Yung parang tipo na sa nung ako ay bata pa, hindi naman totally laging in terms of pera. Pag may kaibigan ako na merong dinadalang mga gamit at kailangan niya ng tulong, hindi na ako yung parang tipo na kailangan pang hinga ng tulong. Dahil nakikita ko na kailangan niya, tutulungan ko siya ng buhatin papunta sa kanila. Ganun siya. Sa eskwelahan din namin, nung ako'y nag-aaral, pag may classmate ako na kailangan ng tulong dahil mismo na yung parang tipo na meron siya activity na ginagawa dahil ako ay tapos na, so tutulungan ko siya. Ganun siya. Kahit yung parang tipo hindi ka nanghihingi ng kapalit. Ang goal mo lang ay tulungan mo lang siya para maging maayos yung paggawa niya. Ganun siya. Parang nung ako naman nagtatrabaho, ganun siya. Ayaw ko na meron akong katrabaho na naiiwan. Yan. Ayaw ko na meron akong katrabaho na hindi natatapos yung kanyang gawain. Kapag ako'y nakatapos sa aking gawain at libre na yung oras ko at meron akong katrabaho na kailangan ng help kahit papano, so tutulungan ko rin siya. Sa pagtatag o kaya pagbuhat, papunta sa may pushcart, papunta sa selling area, tulong lang ba? Ganon siya, nang walang hinihinging kapalit, kaibigan. Way back, natutunan ko siya. Okay, natutunan ko siya. Gustong-gusto ko nang tumutulong eh. 'Di ba? Wala naman nagiging balik. Syempre, si Lord na bahala sa atin eh. Pero ang kagandahan sa negosyo natin, yung karakteristik mo na pagtulong sa iba, yung karakteristik mo na pagtulong sa pamilya mo, yung karakteristik mo na pagtulong sa kamag-anak mo sa hindi mo kakilala o kahit kapitbahay mo pa, yung karakteristik mo na yun, gawin mo siya sa Savers Power for System or sa network marketing, promise, ang laki ng income mo. Yes.
Do you want to prove me to you? Napansin mo yung mga grabe kumita, yung mga malalakas kumita, ang daming taong natutulungan kumita. Yes. Pero pansinin mo yung mga walang kinikita, yung mga maliliit ang cheque o walang kinikita na lang, walang tinutulungan taong kumita, kaya walang income. Yes. Kaya nga again, isa sa mga bagay na masarap sa negosyo po natin is yung blessings na binibigay sa iyo ni Lord is na isishare mo at na itutulong mo sa iba. I'm not saying na bigyan mo sila ng pera. I'm not saying na bigyan mo sila ng material na bagay. Pero yung wisdom na meron sa iyo na ituturo mo sa kanila para matulungan sila na umangatin sa negosyo, at the same time ma-equip, ang laki ng blessings na yun na kumita rin sila. At pag kumita sila, si Lord na bahala sa'yo na magbigay din sa'yo ng blessings pa. Kaya nga, dito sa negosyo natin, trust me, mark this word, the more na marami kang taong tinutulungan, the more na marami kang taong minementor, the more na marami kang taong inaakay papunta sa ating negosyo, mas malaki ang blessings na ibibigay para sa'yo. Don't expect anything na ibibigay sa'yo ng taong tinutulungan mo. Huwag mong tingnan yun. You just always remember, si Lord palagi yung magbibigay sa'yo ng blessings. Yes. Kaya nga narinig ko kay Apwilard nung Saturday. Honestly, yung pagbigay niya sa atin ng wisdom, may bayad dapat yun. Training director ang inimbitahan natin. Bawat salita nun, bawat talk nun sa opisina, may bayad. Pero sa atin, libre. Eh na siguro naramdaman naman natin yung 2 to 3 hours ang pagsasalita sa grupo natin. Imagine mo na lang, 2 to 3 hours na nagsalita siya, walang bayad. Di ba? Kasi bakit? Kung magpapabayad siya, tapos at the same time, dahil galing naman yung wisdom niya galing kay Lord, eh paano kapag nagpabayad siya at hininto yung pumapasok sa isipan niya, eh di wala siya mabibigay na kaalaman. At the same time, hindi sayang yung mga binayad. Pero pagka libre, libre. Kasi nga libre niya nakuha kay Lord, sinasabi lang naman niya, spokesperson ba, para ma-share sa iba, imagine mo overflowing yung wisdom. Parang katulad din sa ginagawa rin sa'yo ng mentor mo, ng leader mo. Di ba yung nakukuha mo na knowledge sa kanya, libre? Libre. Yes. Kahit sa labas, pag pinagtok mo, may bayad dapat yun. Pero sa'yo, libre. Imagine mo na lang. Ganun siya. Kaya nga sabi ko nga eh, kahit na libre mo siyang nakukuha, appreciate that training, appreciate that learning, kasi sooner or later magagamit mo siya pagdating ng araw. And then once ikaw ay isa na sa mga nagme-mentor, once ikaw na isa ka na sa mga nagbibigay ng topic, nagtuturo sa mga tao or sa grupo mo or sa downline mo or sa direct mo, don't expect anything in return. No. Don't expect anything in return. Don't expect. Thank you. Okay na. Pero trust me, si Lord na bahala ang magbigay sa'yo ng blessings after mong gawin yung kailangan mong gawin. Natulungan mo yung kapwa mo. Yes, kinikilabutan nga ako eh. Oo. Yung parang tipo na, again, the more na marami kang tao na tutulungan, the more na maraming income na ibibigay sa'yo si Lord. Trust me po, buhay na buhay ang Diyos natin. Kaya sabi ko nga, kahit yung mga tao na sa may paligid mo, the moment na kailangan ng tulong, huwag kang mag-alala. Once na kaya mo, bigay mo. Di ba? Hindi naman pwede na lagi ka lang bigay ng bigay. Siyempre, alam mo naman yung capacity mo, kaya mo pa or hindi. Eh. Pero just always remember, don't expect anything in return. Si Lord na bahala sa'yo. Hindi kanya pababayaan. Kaya yung quote na nabasa ko na sa may Facebook, nakalimutan ko kasi yung English, pero yung Tagalog na lang. Kung ikaw ay isang anak, yan. Kung ikaw ay isang anak, at hanggang ngayon, nasa ganyang edad ka na at tumutulong ka sa mga magulang mo, di ba? Alam mo bang hindi matutuyutan ng blessings yung bulsa mo? Hindi. You know why? Kasi hindi natutuyutan yung bulsa ko at bulsa namin. All breadwinner na hanggang ngayon ay kahit nasa ganyang edad ka na, may pamilya ka na, nasa estado pa ng ganyan, pero tumutulong ka pa rin sa may magulang mo, promise hindi ka mawawala ng blessings. Hindi matutuyutan yung pera mo.
Maubusan man saglit pero may papasok at pagpasok at papasok pa rin ang income pa rin. Yes, you heard me right. Hindi mauubusan. Maubusan man siya saglit pero may opportunity darating para lagyan ulit ng income ulit yung bulsa mo. You know why? Kasi you are a channel of blessings para tumulong ka dun sa may mga magulang mo o sa family mo. Yes. Oo. Kaya nga sabi ko nga eh, hope ang negosyo, pag-asa. Tayo ay agent of hope. Mga ahente tayo ng pag-asa na nagbibigay ng opportunity sa iba't ibang klase ng tao o iba't ibang mga tao na kailangan ng ano matulungan. Yes. Kumaga parang tipo na hindi kailangan ng material o kaya pera ibigay mo sa kanila, pero yung something na kaalaman mo, ituro mo sa kanila at makakapagpabago ng buhay nila. Kaya nga sabi nga ni Manny Pacquiao, di ba? Ano, don't give a man a fish. Kumaga, teach them how to fish. Huwag mo raw bigyan ng isda yung tao. Kasi masasanay yan. Ngayon, mabubusog yan. Kinabukasan, gutom na naman yan. Pero turuan mo ang tao mangisda. Para pag gutom yan, mangingisda yan, makakakain yan, at mabubuhay yan pang mahabang panahon. Or syempre, habang life, habang buhay pa siya. Di ba? So ganun din siya. Hindi natin kailangan magbigay na magbigay na magbigay na magbigay na magbigay. Pero turuan mo yung taong binibigyan mo para siya ay matutong mabuhay din pagdating na araw. You know why? Kasi ikaw na nakikinig sa akin ngayon, hindi ka sanay na binibigyan ka. You know why? Tayo ang nagbibigay. Yes. Uulitin ko, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, hindi ka sanay na ikaw ang binibigyan. Pag may nagbigay sa'yo, appreciate mo, say thank you kasi may nagbigay sa'yo. Di ba? Kasi nga hindi na lahat mismo nagbibigay sa'yo. You know why? Ikaw na kasi ang nagbibigay. Ikaw na kasi ang nagpo-provide. Ikaw na kasi ang mismo nag-ano. Yung binibigay mo yung palad mo, tumulong ka sa iba. Yes, ma-appreciate mo yan pagdating na araw. Ma-appreciate mo yan. Uulitin ko, tayong mga agent of hope helping other people earn. Okay? Tayo ang nagbibigay. Share the blessings ba? Oo, tama. Tayo ang nagbibigay na. Kaya nga pag may nagbigay sa'yo, appreciate mo siya, maliit man yun or malaki, appreciate mo siya. Okay? Maging grateful ka kasi may nagbibigay pa sa'yo. Kasi nga, the moment na ikaw na yung nagbibigay na, promise, kahit hindi ka namang expect na bigyan ka ulit, walang problema. Kasi nga, binibigyan mo na eh. Nagbibigay ka na sa mga tao na sa may paligid mo eh. Share the blessings ba? Di ba? And that is 8 reasons why network marketing. Okay? So, refresh ko lang ha. Refresh ko lang before we end. Why network marketing? This is the 8 reasons. Number 1, you are the boss. Okay? Hindi mo kami boss. Kumbaga, kami ay business partner mo. Kami ay yung mentor. Kami yung iyong guide. Okay? Second, power of leverage. Kaibigan, sooner or later, mara-leverage ka. Trust me, mark my word, the moment na bigyan mo to ng oras, ng effort, aralin mo yung negosyo, mag-invite ka, magbigay ka ng oras talaga, kumaga, yung parang tipo na full pledge talaga na mismo yung kailangan talaga ng negosyo natin ibigay mo, mali-leverage at mali-leverage ka dito. Yes. Third, saves money and time. Yes, opo. Kaya sulit na sulit yung pag-attend mo ng training. Sulit na sulit yung pag-attend mo ng mentoring, ng gathering, yung binibigay mo oras dito. Kasi sooner or later, aanihin mo yan pagdating ng araw. At hindi mo mapipigilan, mas marami ka ng oras, mas marami kang pera. Yes. Number 4, copy business. Again, hindi mo kailangan maging magaling, maging matalino dito. All you need to do, okay, is kopyahin mo lang yung mentor mo. Wala nang iba. Huwag mo nang gayahin yung artista. Ang gayahin mo na lang yung upline mo, kaibigan. Yes, yung upline mo, tutulungan ka pa niyang yumaman. Yung artista, hindi ka niya tutulungan yumaman. Mark my word po. Again, kopyahin mo yung mentor mo, yung upline mo. Yan ang gayahin mo. Kumpas, damit, pagsasalita, galawan, kopyahin mo. Kasi dyan siya yumaman. So pag kinopya mo, yayaman at yayaman ka din. Yan. Then number 5, equal opportunity. Again, pantay-pantay po tayong lahat. Wala pong nauna, wala pong nahuli. Nagkataon lang po na ganito na po yung kinikita namin because of the experience na po of 8 plus years ko po ng pag-network. Eto na po yun eh. Diba? Kaya nagiging wisdom na siya.
Kaya kahit papaano, alam ko na yung mga pasikot-sikot at nakakapagturo na po tayo. Pero again, ikaw din ay may tsansa na kitain, magkaroon ng network, magkaroon ng resulta at ma-leverage ka rin katulad din namin. Kasi nga, pantay-pantay lang tayo. Diba? Then number 6, time freedom. Again, eh ngayon, sa oras po na to, may oras na tayo, di ba? May time freedom tayo. I-goal mo yan, kaibigan. I-goal mo yan, i-goal mo. Number 7, financial freedom. So, para kahit papano, pag meron kang gusto mong bilhin, mabibili mo ka agad. Kasi kahit papano, may pera ka. Di ba? Pero huwag ka naman kaagad bibili ng mga mamahaling gamit kung hindi po pa naman kaya. Siyempre, yung kaya mo na muna. Unti-unti yan. Step by step lang din yan. Okay? Then number 8, hope. Agent of hope tayo eh. Hope. Helping other people earn. Yan. So, that is the 8 reasons why we need this. So, why network marketing? So, before po ako mag-reminders, alam mo, sa totoo lang, ang ganda ng topic natin ah. Sobra. Especially kasi yung mga tinapik po natin doon, iyon yung ilan sa mga bagay na nakapagbukas ng isipan ko dati kung bakit ko po sineryoso at ginawa po ang negosyo. Kaya the moment na maaral mo talaga yung negosyo at gawin mo talaga siya, ah, promise po, yes, give 3 to 5 years, o wag nang 5 years eh, give 3 years from now na kasama pa rin kita dito, kasama pa rin kita, nakasama sa may pagme-mentor ng grupo, o kaya naman paglaki ng buong grupo natin, promise, makikita mo yung pagbabago step by step, hindi lang sa amin, pati rin sa buhay na meron ka ngayon, makikita mo yung pagbabago sa'yo in terms of income, in terms of character, in terms of knowledge, in terms of motivation, wisdom na yung mangyayari kasi may mga bagay na alam ka na na hindi na siya ordinaryo. Diba? At the same time, libre mo pa nakukuha. Diba? And then again, ayun po yung ating A Night with a Founder. So I hope sana marami kayo natutunan. Then before po tayo matapos, okay, magano lang po ako. Okay, taga lang. Yan. So meron na, kung mag-reminders lang po ako. Ito na po siya. Reminders. Yan. First, syempre, our month is February, so meron po tayong naka-float na promo. So alam naman po natin ito lahat, kumaga para sa mga bago rin po, sa mga members na din. So we have promo na kapag meron kang 4 na direct within this month ha, na na-encode, nalagay dun sa account mo, sa ilalim mo, may 4 ka na pasali. Bukod sa may income ka na direct referral na 1 to 50 times 4 mo, 5,000 yun. At the same time, nilagay mo pa siya sa weak side mo, so may pairing pa yun, may income ka pa doon, meron ka pang additional 1,000 pesos galing kay Upmart. Yes, you heard me right. Pag may 4 kang direct, kumita ka na, best director ka pa ng saviors, may additional 1,000 pesos ka pa. Paano pagka 8 na direct mo within this month, meron kang 2,000. Pag 12 na direct mo, meron kang 3,000. And so on, and so on, and so on. So ibig sabihin, the more invites you send, the more chances of 1,000. Yun siya. So that's number 1. Another pa, iwas tula sa Pasko. So again po, it's open for all sa mga gusto po na makasama po dito. Actually, maganda po itong proyekto na to kasi pagdating po ng December, marami kang pera pagdating po ng December. Para, kumbaga ang mindset natin, especially kasi ako ay Pilipino, way back, noong ako ay empleyado, hanggat may pera ako sa bulsa, nanginginig akong gastusin talaga. Hanggang sa makita ko na lang, ay bariya na siya, ay wala na. So again, bago mo pa siya maubos at bago pa siya mapunta ko saan-saan pa man, matuto kang mag-save. Alam mo yung pinaka-formula namin dyan? Bigyan kita ng konting formula. Para kahit papaano, ito natutunan ko lang to sa isa sa mga mentor ko eh. Diba? Income. Yan. Income minus savings. Yan. Income minus savings equals expenses. You just always remember, okay? Kung gusto mo talaga na makapag-save,
ng pera mo in the future at pwede mo siya mapalago habang ginagawa mo ang negosyo din po natin, gawin mo tong formula na to. Gawin mo to. Pag meron kang income, meron kang pera, i-minus mo yung savings mo. Yung matitira, yun yung expenses mo. Yes, yan yung tamang pagsisave ng pera na meron ka. Wag mo siyang wag sana mangyari yung income minus expenses equal savings. Wag yung ganun. Promise, hindi ka makakaipon. Ang gawin mo, income minus savings equals expenses. Yes. The more na meron ka natatabi, sooner or later. Okay? Meron kang income or meron kang malaking pera pagdating ng araw at pwede kang bumili ng mga property. Kung hindi ka pa naman naka 15 accounts, syempre ilagay mo sa account mo pang 15 heads. Pero pag ikaw ay naka 15 accounts ka na, syempre pwede mo rin bigyan din yung family mo din. Pero pag naka-family account ka na, so ito na yung gawin mo. Income minus savings equals expenses. Okay? Kasi we are on the third week na po. Yan, we are on the third week na. Yan, we are super excited po dito eh. Kasi nadadagdagan na po ito eh. Nadadagdagan na. So actually po, we are on the fourth week on February 26 na po. So ito updated to palagi. Kumbaga naka-save yan sa isa nating bangko na kung saan, yes, pwedeng humabol. Yes, pwedeng humabol. Pero kung saan ka na nag-fall down, ando na siya. Kasi naisip po namin ito, year 2019-2020, hindi lagi siya natutuloy. Pero meron kaming isang grupo na nakita nagtuloy, promise ang sagana nung Pasko. Ang sagana nung Pasko, ang dami nung grupo nilang pera. Hindi po sinabi na wala tayong pera. Pero gusto ko rin yung grupo din natin, ganun din, marami din pera pagdating ng Pasko. Kaya hinihikayat ko po kayo na makapag-save. Kasi yung pera mo, alam ko pinaghirapan mo yan. All you need to do is just to save it. Kasi pag hawak-hawak mo siya, pwede mo siyang magastos kung saan-saan. Yes. You just always remember, mag-save ka para pagdating ng December 18 natin, marami kang pera. Bukod sa kinita mo sa trabaho mo, bukod sa bonuses mo pa, meron pa tayong ganito. E di mayroon ka pa income sa network. E di may ganito pa tayo. Marami kang pera. Ganun siya. Okay? So again, iwas ulala sa Pasko project po yan. Anyone can join. If ever gusto mo man, i-PM mo ako directly. Yes. At the same time, pwede kitang i-add sa GC para kahit papano makasama ka sa ating updated GC. Okay? Then, HITS Pictorial Shoot. Malapit na po. Sa may February 27, Saturday po yun. 1 PM West Insula Building po ang meet-up. Yes. Ang ating pong attire, okay? Corporate attire po ah. Corporate attire or formal attire. And then, yan, corporate attire po, ganyan, corporate attire. And then, party attire. Yung pang party attire, sa mga lalaki, pwede mong tanggalin na lang yung coat mo, naka long sleeve ka na lang, party attire na yon. Sa mga babae, alam niyo yung mga dress, kunwari kulay itim, kulay red, mga, basta ganun, basta naka-dress ka, yung pang party, yun, yung party attire, ganun naman siya. Two outfit kasi tayo dyan. Oo. And then sa pictorial, masasaksihan nyo rin po doon yung ating HD jacket. Yes, isasama ko yung sa may pictorial para makita po ng lahat kung gaano kaganda yung HD jacket natin. Yes, di ba? So again, pwede kang sumama dito ha. Okay, sa mga nasa Metro Manila. Okay, mark the calendar, February 27. Saturday na po yun itong darating po. So, I hope sana makasama ka para meron kang pang-professional na photo sa ating negosyo para pag meron kang income yung pang-picture mo at pang-upload mo sa may profile picture, di ba? Tsaka pang-professional, di ba? Then equal opportunity for all. So ito na po yung sinasabi ko po na HD jacket natin. Okay? So meron lang po itong requirements para ma-hit mo siya kasi kumbaga ito is open for all po. Like what I said, mapabago ka man, mapa medyo weeks ka na or months ka na or years ka na, pwedeng-pwede mo tong makuha kasi bago tong bago tong jacket na to. Ito ay HD jacket or HITS Dragon jacket. Customized po ito na nakalagay po ang pangalan mo sa likod. And then wala na po yung HGS sa gilid ah kasi yung parang ganito. Kasi tayo hip hop na eh. So professional naman na. Yung jacket po natin katulad nung yung mga sinusuot ng politicians, yung ganun siya. So makikita mo siya sa susunod na araw, makikita mo siya. Pinapa-embroid ko lang po yung pangalan para makita mo kung gaano siya kaganda.
And then I hope sana halos karamihan po sa inyo ay nagtatarget nun. Trust me, pag tinarget mo yung HD jacket, daig mo pang nakapass in the Purius. Yes, oo. Kumita ka na, na-recognize ka pa sa Savers Power for Group, okay? Best director ka pa, at the same time, level up pa yung pagiging member mo into a leader pa. Tapos meron ka pang libreng jacket. Our jacket is not for sale. Not for sale. You need to earn it para magkaroon ka. And then kailangan, ano mo yan, parang tipo na naka-focus ka. Kasi once na meron ka tina-target goal, target lock, makukuha at makukuha mo yan. Basta samahan mo ng dasal at ng trabaho everyday. Yes, oo. So HD jacket. So again, i-target mo po yan. Ang requirements lang po dyan, okay, dapat naka 15 header ka. Okay? At the same time, at least 7 heads or 15 headers, syempre, kailangan naka 15 heads ka na lang. At the same time, best director ka in 3 months ng Savers International, at 3 months kang Savers top earner para magkaroon ka niyan. Yes, it's for free. Regalo ko yan para sa'yo. Diba? Kasi you deserve it. And then on the next month, March, bibigyan ko na yan ng requirements. Magkakaroon tayo ng customized cup hits po. Naka-embroid yan. Naka-embroid. Tapos may pangalan ka dyan sa kaliwa. Naka-embroid yan. Oo, para sa'yo lang talaga yan. May ano yan. Kumaga, meron niyang requirements para makuha mo. And then, heat space mask. Magkakaroon na rin po tayo. Tomorrow na po ang deliver niyan sa akin. Yes, oo. Again, that is not for sale. You need to earn it para magkaroon ka niyan. And then, pag meron ka ng mga yan, ibig sabihin, goal getter ka. Ganun siya. Di ba? And then, ayan, hits. T-shirt na kulay black na may HGS po sa may likod. Okay? Yan po, magkakaroon din tayo na customize niyan. Ay, di po lang customize na kasi naka-uniform tayo ng ganyan. So, again po, hindi yan for sale din. Meron po yung requirements po para makuha mo. Again, hindi naman po madali, hindi naman po mahirap yung requirements ko. Oo. So, next month na natin yan mismo na makikita. Pero, ina-update ko lang kayo. And then, pati yung ating Hits Mentor. So, again, ireregalo ko yan sa mga nagme-mentor sa grupo natin. So, again po, pag meron ka niyan, iba dating mo. Isa ka sa mga speaker, isa ka sa mga binibuild namin na mentor ng buong grupo or maging leader natin. Diba? Ireregalo ko yan. Pag ikaw ay napili na magkaroon ka niyan, okay? Kumbaga, binibigyan kita ng authority, ng empower na magkaroon ka niyan. Yan, ganyan siya. Okay? Pero kapag wala ka pa niyan, so huwag kang mag-alala. You need to earn my trust. At the same time, kailangan nakikita kong potential ka para mabigyan kita niyan. At the same time, pagsasalitain na kita sa buong grupo. Ganun siya. Okay? Our hits mentor na may HGS sa likod. Diba? Then, yan. Again, ito po. Yung ating ano? Yung ating hits international group page. Okay? Yung international group page po natin. So, kailangan po naka-add po kayo dito. At the same time, para updated po kayo sa ating mga ano, sa ating mga uploaded videos at saka mga upcoming promos. And then pag ikaw ay member na, syempre invite ka din para kahit papaano makapag-prospect, at the same time ma-invite mo yung mga newly member mo para updated din sila. Okay? And then yung ating Savers Power for System na may Hits International na cover po to, ito ay open for all. So diyan naman tayo nag-a-add ng kahit mga invites at saka kahit mga medyo matatagal na. At the same time naman din, so andyan tayo nagpo-post sa mga income, codes, pay, transactions. So mga updated po, andyan din po siya. So kailangan, syempre makapag-add ka rin dito mga prospect mo. Kasi para kahit papaano nakikita nila yung ating mga pinopost, di ba? And then, kapag ikaw ay bago at wala ka pang mapost, kuha ka ng pinopost natin dyan, i-copy mo, i-save mo yung picture, and then paste mo sa timeline mo, okay? And then, upload mo. So, para magkaroon ng idea mga prospect mo about Savers Power for System. Okay? Then, don't forget to like, comment, and then mention the name of your prospect, syempre. Okay? Then, yun, gawa ka ng GC. Okay? Para kahit papano, so, sesenda ng mga video links para mapanood ng iyong prospect. 3 person lang po every GC. Okay? At the same time, pagka napanood na, do video call or conduct video call for closing advice. Okay? And then, syempre, please subscribe us on our YouTube channel, Mark Pulmano Projects. Kung hindi ka pa nakasubscribe, sana makapagsubscribe ka
para yung mga uploaded natin ng mga videos sa mga bago, lagi ka-updated. Okay? At the same time, andyan din po yung ating mga video links na sinesend po sa ating mga prospect. I hope po nakasave na yung mga video links nyo po sa inyong notes para hindi na kailangan pa ng malakas sa internet. Send ka na lang ng send ng mga video links po. Yes. And then para makuha yung video links, i-click mo lang yung desire mong video, i-click mo yung share, then copy the link. Yan lang. Yan yung ipipaste mo sa iyong ano, messenger. Okay? Then, ayun. Sa ano nga pala natin, sa ating Wednesday, Hits Mastermind po, our guest or our speaker is si Ma'am Jenny Arellano. Okay? Our poster is ongoing na pong pinoproduction na po ni Sir Bregandale Sadje. So again, ipopost ko na lang po yan sa susunod po na araw. Okay? At the same time, invite 1:1. Siyempre, invite 1:1. Okay? Then lastly, yun, yung ating favorite na verse, whatever you ask in a prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. Again, anything na pinipray mo, paniwalaan mo na magkakaroon ka, samahan mo ng trabaho, makukuha at makukuha mo. So again, tapos na po tayo sa ating hits. Mastermind, sa A Night With The Founder, I hope sana marami po kayo natutunan ngayong gabi. So before we end po, okay, ano na lang po tayo, picture na lang po tayo and then pray. So tawagin ko na po muna yung ating guwapong-guwapong si Matteo Guidicelli. Okay, milyon-milyon palakpak para kay Sir Briggs.